Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Labis-labis itong nagpapasalamat itong si Giselle na kanyang makita ang kanyang pamangkin na itong si Doktora Annalyn Santos na naligtas na umano ito at hindi umano nito alam ni Giselle kung ano ang kanyang gagawin kung hindi umano ito nakaligtas ang kanyang pamangkin na si Doktora Annalyn Santos. Samantala, ikinagulat naman din ito ni Lynette ang kanyang makita na nag-uusap itong si Giselle at itong kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos dahil ang buong akala nito ni Lynette na hindi umano ito tanggap ni Giselle ang kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos sa kadahilanan na tulalang-tulala itong si Lynette na kanyang makikita na nag-uusap ang kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos at itong si Giselle na kapatid Dr. RG. Sa kadahilanan na pinapabayaan na lamang nito ni Lynette na kanyang makita ang kanyang anak na kausap nito itong si Giselle at hindi na nito nilapitan ni Lynette itong kanyang anak at agad na lamang itong bumalik itong si Lynette at pinuntahan nito ni Lynette ang kanyang kaibigan na itong si Jusa. Samantala, tuwang-tuwa naman din itong si Doktora Annalyn Santos na makaharap nito ang kanyang tita na si Giselle na alalang-alala ito sa kanya dahil ang buong akala nito ni Doktora Annalyn Santos ay wala umano siyang halaga nito ng kanyang tita dahil lagi itong sinasabihan ng kanyang tita na huwag umano itong umasa na magugustuhan umano nito ni Giselle itong si Doktora Annalyn Santos sa kadahilanan na hindi na rin ito umaasa itong si Doktora Annalyn Santos ngunit ng kanyang makikita ay hindi ito makapaniwala na alalang-alala umano nito sa kanya ang kanyang tiyahin na itong si Giselle. At agad naman itong nagpapasalamat itong si Doktora Annalyn Santos sa kanyang tita Giselle na may halaga pala umano siya sa kanya. Naman itong sinabihan ni Giselle, itong si Doktora Annalyn Santos hindi porkit umano na sinasabihan siya na hindi umano siya gusto ay mawawala na umano ang pagiging tita nito. Ngunit hindi umano nito magagawa ni Giselle na tatalikuran umano nito ang kanyang obligasyon dahil kahit anak sa labas umano itong si Doktora Annalyn Santos ay mananatili pa rin umano itong anak sa kanyang kapatid na si Ubing. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.